ito, no? Yung ating farm kung saan at tumutubo na naman yung damo. So habang hindi tayo nakakapagbigay pa ng batuka, so kinakain rin ng ating mga alaga, no? Yung mga muscovy duck, yung mga duckling, oh, kinakain niya yung mga damo-damo. Kaya talagang sadyang hindi natin nililinis ito, dahil pagkain rin pala ng mga alaga natin yung damo, no? Ayan. So ngayon, bibigay tayo ng kanilang pagkain. Medyo late lang yung dating natin, no? So nandito na sila sa may gate kung saan at inaantay tayo. So punta na tayo dito. Sunod yan siya. Sunod yan. Alin na kayo at kain na kayo. So ayan na po sila, oh. Ayan. Sumusunod na, no? Nag-aabulan pa yan. Ganun po, no? Ayan, nakakaawa sila dahil magang-maga nandiyan sila sa gate, no? Ayan. Mag-aantay sila sa atin diyan sa gate. So ayan, no. So ano na ito, no? Yung mga inahin ko nasa 10 na. Tapos yung duckling nasa 15. 15 at nadagdagan naman ng 12 dapat yung bagong pisa, pero namatay ang kahapon ng isa. Sayang din dahil malaki-laki na rin. Ayan po, at approaching tayo dito, no? Ating pabahay. At check attendance muna natin, no? Check attendance muna natin yung ating mga alaga. Dahil titignan natin siyempre sa magdamag, no? Ang dito. So sila-sila lang nandito. Ayan, at may nakasalang na dyan, ha, nangingitlog, oh. Ito yung decal brown. So okay naman at bumabalik na yung pangingitlog nila. Ayan, oh, may nakasalang na dyan. So bibigyan natin sila bago natin sila bigyan. Check attendance muna natin kung kompleto pa sila. So ayan po, at mayroon na tayong nakita dyan na itlog, no? Ayan. So kompleto na rin ang nakukuha natin dito sa dalawa na ito. Nakakakuha na tayo ng dalawa ng itlog dyan. Dumako naman tayo dito sa may ano, ito sa ating Rhode Island, no? So yung Rhode Island natin, no? Ayan, nagugutom na rin sila, no? So mamaya, yung Rhode Island natin. So lima yan sila, no? At nung nagbabawas silang mangitlog, nakakakuha na lang tayo ng 3 piraso. So titingnan natin ngayon kung ilan ang makukuha natin. So kompleto sila. At dito naman tayo sa sa Black Astrolope, yung isang inahin natin. So minalas, no? Dahil sinipon siya. So hindi ko na pinatagal at sinintensyahan ko na kagad. Ito yung Black Astrolope, yan. Kaysa naman na mga ngayayat ng gusto. So automatic na kinatay na natin. Ayan. So yun nangyari, apat na yan. So tatatlo na lang yung natin inahin. Yan. Ito naman yung ating mga mga sisyo, no? At malalaki na rin sila. Nagugutom na rin sila. Ay, they're lumabas. Lumalabas sila, eh. Pag binubuksan natin, lumalabas. Ayan, ha. Laki na rin siya. Ayan. Mag-isang kilo na rin to. Pasok. At bibigyan ko kayo ng pagkain. Bibigyan kayo ng pagkain. Sige. Pasok. Ayan na rin, oh. Sumusunod na rin sila. Ayan. Sige, tayo na. Bibigyan ko kayo ng pagkain. Ayan na sila. Oh. Kawawa rin. Ayan, nag-aaway-aaway na sila sa kagutuman, no? Pero hindi naman to sila, no, dahil nakakakain naman sila sa labas. Ang itong mga breeder natin, wala silang ibang nakakain kundi yung siniserve natin. Pero itong mga gumagala, yung naka-rings na ito, so mayroon din silang natutuka dyan sa mga damo-damo, mga uhod, dyan.
umaasa pa rin sila araw-araw na binibigyan nating patupa, no? So ito lang yung tahop na palay binibigyan natin sa kanila, no? Sandali at lagyan mo na natin ng tubig, no? Para hindi tayo mabulunan. Gutom na sila. Pero may natutupa naman yan sila sa nasa pa rin sila sa ayan. So, maya maya ay bibigyan natin sila ng bibigyan natin ng butil-butil ng mais. Maya natin sobrang gusto nila. Ito yung tahop ng palay. Yan yung siniserve natin sa kanila. So pansamantala muna natin hindi sila binibigyan ng crumbs ng saging, yung tinatagpad natin na siniserve natin sa kanila. Kasi masyadong nangangayayat itong mga manok, no? Titiga sila kapag parang walang nutrient na nakukuha nila. Pag may nakuha na tayong kapag-harvest na tayo ng ng Madrid de Agua, so hahaluan natin to. Pero sa ngayon, hindi pa natin pwedeng haluan. I-update ko mamaya yung ating mga Madrid de Agua, no? Kasi yung iba, naluluso yung dahon. So ang hindi na lang natin napigyan, yung mga duckling dyan na bagong pisa at yung mga siso natin. Yan natin sila mamaya. Ito po, no, kabuuan itong ito na lang, anim na lang itong mga barako dito ng karing. Nalabas ko na rin sila sa kulungan dahil pumapayat sila. Tatlo na yung nabawas sa black antelope dahil nagkakasipon. So, hindi ko na ginamot. So, sinisyahan ko na agad. So, nasubukan ko, masarap din ang karne niya. Itong mga duckling naman na ito, so nasa ito 15 piraso, yung inahin naman natin 10 piraso, yung bagong pisa buhay ngayon ay 11 pieces. So pag lumaki yan, lalong lalaklas silang lakas silang kumain, no? So yan po, at yung kambing ko naman. Yan yung kambing ko. Ay maya-maya ko pa yan ay ilalabas dahil siyempre mahamog pa. Hindi pa sila pwedeng ilabas pag ganito dahil nakakain nila yung mga hamog, no? So doon sila nagkakaroon ng bulate. Pero ito naman ay native na kambing kaya matibay, no, sa sistema ng klima sa ating lugar. So dadalhin ko ito doon sa pastulan. Pag pinapakawalan ko kasi, bumabalik siya dito, no? Hindi siya sumasabay sa mga kasama niya doon na hapon na umuwi. Ito, pag hindi ko yan itinali, ay umuwi siya dito, no? So hindi siya nabubusog, umuwi siya. So ngayon, i-update ko sa inyo yung ating mga sisyo, no, na malaki na rin. Ayan. Mahirap dyan yung mga tandang. Tinutukan nila yung maliliit. So, bigyan muna natin sila ng tubig, no, bago tayo magbigay ng ano.
update sa ating sisyo, no? So, kompleto naman sila, ha? Kahapon lang sila nabawasan, 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, 11 yung sisyo niya. 12 dapat to, namantayan ng isa. Kaya, ayan, 11 na lang ang natira. Wala na rin silang pagkain. So, bibigyan natin sila ng pagkain. Ubus na, pati tubig, ubus na rin. So, ito rin yung binigay sa akin na mais, no? Halos isang sako yung nakuha natin. Ayan. So, kunti lang ang muntik mapuno yung isang sako. So, ito yung gagawin nating patuka, no? At ahaluan na lang natin yung darak, yung ipa. So, hindi rin nasayang yung ating pagod, no? Na pagsimot ng mga mais na yon. Dahil halos isang sako yung nakuha natin. So, mga isang buwan rin nilang tutukain to. So, ganun po yung sistema ng ating pag-aalaga, no? Kung saan nakakatipid tayo, so tinitry pa rin natin dahil nasa try and error pa rin tayo sa pagpapapatuka, no? So, magugutom na yung mga alaga natin, kailangan na natin na mabigyan sila, pero unahin ko muna yung mga breeder, dahil siyempre yan yung nagbibigay sa atin ng itlog at ito yung binibili natin na mga patuka sa kanila, no? So ito naman sila, walang kabusugan to. Ayan. Ayan. So ito, binigyan tayo ng itlog. Nakakuha na tayo ng isang itlog. So, ayan o. So ito yung naka-survive sa tatlong tree na kinapisa ko. So ito yung mantakin ninyo, after 40 years sila yung dahilan kung bakit naggagapas ako ng mais, no, sa grabing kate ng damo, no? So matagal-tagal natin ginagawa, pero nagagawa natin dahil sa kagustuhan natin na mag-aalaga, no? At kagustuhan natin makatipid ng patuka. So grabe, no, yung binubuhos natin na energy sa kanila, no? Para lang meron tayong may serve na pagkain nila. Ganun po yung nangyayari sa atin dito sa probinsya. Kahit labas lahat yung ating resources, no? Wala na tayong may lalabas. Kaya ginagawa na lang natin yung mga binibigay na mga kaganyan, mga alternatibo na patuka. Yung paggagapas ng mais, 40 years ko hindi nagawa. Ngayon ko lang nagagawa dahil dito sa mga manok ko. So happy farming po. Sana ay mag-success tayo. At sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload, no, patungkol sa ating pag-ventures ng mga manukan, no, at pag-ventures ng livestock. So
shout out po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, no? Mga kababayan po nating sinasalanta ng Bagyo. So dasal po ang kailangan natin diyan at ingat po, no? So naway ligtas po tayong lahat, no? At sa mga kababayan po natin mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants, naway ligtas po kayong lahat at mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po. Happy farming.